kabataang... Ayun, nalaglag. Ayun, nalaglag. Oh. Julie, baba ng harvest na tayo. 60 ata. Konti lang yun. No? Mina, no? Yung kay, ano, kay Hapon, 84 yun eh. May ina din daw. Pero ito, hindi lumalagutok, nakaangat. Kitang-kita naman ito. Ito. Oh. Ah, ang laki nga ng inangat. Controller, parang light dimmer, itong ganito, kaya lang sira na ito. Nabababang watts lang ang kayang dalhin ito. So, Royo, may on and off na rin siya. Tapos binovolume lang. Ito, grabing kalat namin. Ni ano, may kasama ako rito. Tag-ibang lugar. Nag-ayos kami ng bodega ba? Ayan. Sino ba itong kasama ko? Ayan, si Puroy. Ito, gumagawa kami ng ano. Yung Masita Treasure yata yung Puroy. Gumagawa kami ng spillway sa kanal. Ayan. Ano ba ito? Ayan, para pag ano. Pag tumigas yung Puroy, tatanggalin din natin yung bakal. Mamaya, no? Ginagawa ngayon ni Puroy, pinaporma niya yung gilid kasi lalagyan namin ito ng takip. Parang catches ba? Parang kahit hindi na ata. Ay, hindi. Tatanggalin talaga kasi gawa nung... Gagawa ka ng ano? Oo, oh, nung paparilya pala niya dyan. Oh. Ayan siya. Tapos doon, yun yung kanal. Lahat, yan ang aming spillway. Tubig sa lababo, tubig sa CR, a shower pala. Balik na ito. Ha? Balik na ito doon. Mabalik natin? Ang bihira. Sorry. Baka gagawin ba yan? Sobra na yan. Hanap natin kung saan natin malalagay yan. Ito yung mga incubator ko. Dalawa. Ang lalaki. Ito yung isa. Hindi naman magagamit na. I-dispose na lang to kung sinong ano nakakuha. Wala pang isang taon na ata nagamit to. Magmula na nagawa ko tong incubator na to eh. Nakabalot na ng plastic. Yung mga siwang natin dyan, puro yun, yung kinat mo, padaan ang ilamusan mo nung tira-tira nating cement. Oo, ilamusan lang ba? Para ka nakagrout ngayon yan. Yun. At kami magliligpit dito. Grabe. 84. Pwede pala magdala dito, ano kuya? Ay, dala. Tawag yan? Anong tawag yan sa ganyan? Eto, may nadaanan tayo mga naghuhuli ng isda. Gamit yung dala. Punta sana ako ng forklift. Walang isa ako. Para sa mga basura namin doon. Tignan muna natin kung makahuli sila. Nagdadala sila. Yun din, nagdadala. Panti pala yung ano, yung minet. Ay, mahaba. Tignan natin to kung may huli. Ayan, nag-agis ng dala si kuya. Ayan, nahatak niya na. Tignan natin kung may huli. Nakita ko kanina, doon sa net nila, maraming nahuli. Tignan natin kung anong laman na maya ng net. Ayan, anangat na. Diba? Alang huli. Ah, may ano? Ay, bote pala yung kala ko, hito. O siya, balik na tayo ng farm at kumuha na lang tayo ng sako. Baka si Puro eh, naghihintay na doon. Yan yung mga huli nila. Oh. May hito, malaki na yung hito.
Buntis pa tayong hito. No. Okay, go na tayo sa farm at makakuha ng sako para sa basura. Baka si puro eh naiinip na dun sa bahay. Okay, dito tayo sa bubong at ang lakas ng tulo kagabi dun pa man mismo sa may ilaw namin. Tumapat yung patak ng tubig nung sinilip ko sa kisam eh. Ito, 1, 2, pangalawang paring. Ito, check natin. Ito, ayan o. Maluluwag yung clearance nyo. Makikita nyo. Ito. O, laki ng clearance nyan. Ito, umangat sya o. Ayan. Diyan tumulo. Hanap pa tayo dito ng iba. Tignan natin kung ano yung ito. Dito rin ay may natulo. Tignan na lang natin kung ano ang maluluwag na tornilyo. Sa tornilyo lang naman yan. Umangat siya. So, banda dito yan. Ang ganda naman. Kaya pumasok yung tubig na yun. May tumulo eh. Umangat! Suyurin ko tong area na to, baka meron na namang mga nag-aangat ang mga tornilyo dito. May, madalas kasi mangyari to, lagi parang lumulog ang tornilyo. Hindi ko malamang sa inip na. Magyan ko na lang ng bulkasil to. Nakain dito, oh. Kalubog. Tignan natin. Okay. Lagyan natin bulkasil yan. Ibubulkasil natin yan. Okay. Grabe pa init. Kamaya na lang. Hindi kaya. Init. Daan muna tayo. Balik tayo. Mamaya, mainit. Grabe. Yon? Ha? Ano yung kailangan? Ano yon? Kala ko sila puroy. Nanghihingi pala ng bayabas itong mga bata. Oo. Oh. Buti na yung ganito, nangihingi, isa sa basta-basta lang kukuha akit sa bakod, baka malaglag pa, cargo pa namin. Ala, alang makuha. Ilan ba kayo? Baka marami kayo ha. Nahirapan akong manguha at mataas na yung iba. Ah. Itong bayabas na to, sa umaga, ang dami nang nalalaglag. Gawa siguro nung ano, yung mga paniki. Dinadaanan ng paniki, parang dinadagi sila. Parang gustong-gusto ng paniki itong bayabas. Nasasayang lang. Masabuti na ganito. Bigay na natin sa bata. Ay, napagutusan na naman tayo ng mga kabatang. Oh, saluhin nyo, baka malaglag. Ayun, nalaglag, ayun, nalaglag. Oh. Ito pa, ah, oh. Ah, oh. Catch. Sige, catch out. Ah. Oh. Thank you. Baka
itong mga bata ito nakakatawa. Kanina pengi daw isa lang, pero ngayon turo na ng turo. Gusto pang dagdagan, dagdag ng dagdag. Hindi daw. Ah! Napagutusan na naman tayo ng mga kabataan. Pero okay lang, nalalaglag lang naman to eh. Ayun na, ayun na. Ayun. Asan? Naglag. To. Ano pa? Dali, ito nga, nahihirapan na nga kung kunin ito sa ilalim eh. Wala na, dito na sa gate. Itong mga bata to, shout out daw, shout out. Sabi ko kayang tama na. Wala na ha. Bob, thank you, Bob. Okay na? Thank you, Bob. Pawisan ako dun ha. Okay, akit na tayo sa bubong. Makulimlim na. Ay, meron pa pala rito. Saan na ba? Umalis na. Ito pa pala, oh. Okay. Ay, balik sa trabaho. Masama na naman ang panahon. Maulap. Ay, kumakapal na naman ang ulap. Ayan. So ito tayo ngayon. Ay, nako. Kagabi ang lakas ng ulan ay tumulo sa loob ng aming bahay. Ito pala may maaring dahilan. Dito sa side na to eh. Ito. Piliyahin na muna natin to, para mas makapit ang ating pangtatapal dito. First time na tumulo ng ganung kalakas. Maaring dito nang galing. Ang dami nila eh. Kasi dito na tapat eh. Dito gumagapang yung tubig. Ulan, sinilip ko sa kisame. Ano siya? Kapit naman natin yung ganyan. Medyo matigas na itong aking bulkasil. Ayan. Mas mayroon pa isa. Dalawa pa. Lagyan na rin natin. Baka isa dito ang dahilan ng pagtulo. Dalawa. Ganyan lang po. Liliyahin lang. Para matanggal yung kalawang at tumapit ang maganda yung pandikit ba. Ayan. Punasan para matanggal yung mga ayan. Ganyan. Okay. Itong isa medyo nakaangat. So, try natin dami ikot pa nun ah. Okay, ang gagawin ko ay luluwagan ko na muna bahat to. Tsaka ko papalibutan ng bulkasil at aking higpitan. Yan. Lalagyan lang siyang ganyan. Tsaka natin higpitan parang pinaka sealant na rin. Sealant talaga. Ayan siya. Ayan. Sigpitan natin para ayan. Okay na. Kaya okay lang yan. Ito. Maluluwag nga. Yes. Um.
balikan natin to. Check natin yan. Ha? Pina? Oo, oh, dami nga eh. Yung pala yan yung malaki doon. Ah, kailan na? Ah, ani nyo doon? Next week na yun. Kuya Julian, baba ng harvest natin. Eh, no? 60 ata. Konti lang yun. No? Mina, no? Yung kay, ano, kay Hapon, 84 yun eh. Mahina din daw. Balik muna tayo dito. At hanapin natin yung talagang maluwag na tornilyo kung saan pumasok yung tubig. Matindi yung ulan kagabi. Malakas talaga. Ito. Baka isa sa mga to. Yan. Okay, wait lang. Ito siguro, ba't umangat ng ganito yung tornilyo? Hmm? Taas. Diba? Natin. Oo nga, ito nga. Ito nga. Ayan. Hindi siguro yan. Umangat siya, grabe. Laki ng tinaas. Ito na siguro yun. Bakit tumulo? Tama, katapat. Parang ito nga. Ito na siguro yung ano. Nakaangat sobra. Oops. Ito, ang ginagawa ko ngayon ay maapak ako mismo sa mga tabi ng tornilyo. Pag may tumutunog na ganun, ibig sabihin merong maluwag na tornilyo. Tulad nito. Yan. Dapat wala yung lagit yun. Ito pa. Yung lumalagitik na tunog na ganun. Maluluwag nga. Yan, wala na. Yun. Ito pa rin. Maluwag pa rin. Okay na yan. Wala na siguro. Oop, ito. May lumagutok. Maluwag talaga. Pag lumagutok talaga. Pero ito, hindi lumalagutok. Nakaangat. Kitang-kita naman ito. Ito. Oh. Ah, ang laki nga ng inangat. Ito. Grabe. Inangat. Yun. Wala na ata. Okay na. Lakad-lakaran lang yung ano, pag may lumagutok, sabihin, maluwag ang tornilyo. Oop, ayan, ito. Narinig nyo, lumagutok. So, ipitan na rin natin yun. Ito. Ganun lang pagka may ayun. Ito.
tayo ay bababa na. Okay. Ito. Malagatok to ah. Ayun no. Angat. Kita nyo yung tornilyo. Kaangat. Grabe, inangat. Okay na yan. Baba na tayo. Okay. Ito, meron tayong speed controller, no? Para mapabagal yung andar ng mga pump, what, ng mga motor, naka-adjust siya dito. So ito, pwede rin siyang gamitin to sa mga sobrang liwanag na Christmas lantern. I-adjust nito. Meron din naman kasing ganito mga controller, parang light dimmer. Itong ganito, kaya lang sira na to. Mabababang watts lang ang kayang dalhin nito. Ito. Royo. May on and off na rin siya. Tapos binovolume lang siya ganun. Sa mga ilaw lang mabababang watts. Ito, sabi dun sa kanyang description, ay nasa 4,000 watts daw ito. Pero wag naman isasagad sa ganung watts. Siguro 2,000 watts pwede na rito. Huwag lang 4,000 watts. Sobrang parang di nakapanipaniwala. Kaya, yan siya. Ganun. Wait lang. Pwede rin gamitin sa mga ano, sa mga water pump. Yung may mga decorative na pond. May mga koys, may mga ponds na merong fountain. Pwede na itong kontrolin yung lakas at hina ng fountain. Ito. Kasi motor speed controller naman talaga siya. Ang design nitong controller na to sa matataas na watts. So yan, i-wiring natin. Gumawa na ako ng ano ng ganito, yung mga ilaw, extension, tapos itong blower. Itong blower na to, itong fan na to ay galing sana sa incubator ko. So, para lang maipakita sa inyo yung work na itong module na to. So, ito, meron tayong, tawag niya, taasan ba yung ating AC line? Ito, meron tayong AC. Kakabit na, ito yung pinaka-AC line natin. Kakabit natin siya dito sa line input. Makikita naman siya, ito. Line input. So, ikakabit natin dyan. Kakabit lang natin yan dyan. Simple lang naman. Apat na terminals lang naman to. Ayan. Ayan siya ngayon. Nakakabit na. So, i-screw na lang natin yan. Ayan siya. Di ko na siya nilagay ng breaker para rekta tayong naka, ano, na ituturo sa inyo. Ayan. Ganyan siya. Tapos itong ito kasi mixed. Itong meron ako dito nga ito. Itong kanyang saksakan. Lalagyan lang siya dito sa output. Kaya ko lang naman siya nalagyan ng saksakan para may saksak ko lang itong incandescent bulb tsaka itong fan. So yan. Dito lang din yan sa output. Yung pinaka-extension. Pwede nyo naman erekta yung mga motor na gusto nyo ikabit dito. Ayan. Kabit lang dyan. Tapos, ito ay doon naman sa kabila rin. Sa neutral, line or neutral. Nakabit na natin yung neutral to. Line naman tayo. Ayan. So, ayan. Kaya ngayon ito ay sasaksak natin tong fan. Diyan. Tapos itong incandescent bulb. Tapos lalagyan din natin ng tester para makita nyo kung ilang volts ang
kung pwedeng maging output niya pag umilaw ang mga ito, yung incandescent bulb tsaka itong fan. So ayan tayo ngayon. Ayan, medyo magulo lang ang wiring. Ayan, ayusin natin, buwasan natin yung mga nakalobo-lobong wire na yan. Ito, lipat natin ito dito. Ayan siya. Ayan, so kita nyo ba yung tester? Ayan, kita yung tester. So sasaksak ko na itong ating module. Double check. Dito. Okay. No problem. Okay. So ito, saksak natin. Ayan. So, ito. A-adjust ko yung pinaka-control, ano. Ayan. Umilaw na siya. Ayan. Ito, itong controller. Ayan siya, oh. Ina-adjust lang siya. Makikita nyo kung ilang volts kayang pailawin itong incandescent bulb tsaka panda rin itong fan. So, ayan, tayo ay nasa ayan. So, ayan, no? Makikita nyo 58 volts umilaw na siya. Diba? Kailaw na siya, 58 volts. O, wala, ayan. Tapos, ito, tingnan natin. Itong tester, ayan. Ayun. 70. 63 volts. AC, umilo na siya. Pero itong fan, hindi pa. Okay, itong fan ay, tignan natin kung ilang volts siya kayang panda rin ng module. 63 volts tayo. Adjust natin. 78. 88, 101 volts, 1, 2, 3, yun, ano yan, medyo umiikot na yung ating fan, ayan siya, naikot na, ikot siya, diba, ayan, so 149 volts, mandar na siya, pero yung ating, incandescent bulb ay lumiliwanag na. So, ayan. 149 volts, hindi pa siya ganun kalakas ang fan. Makikita nyo, pag itotodo ko siya at umabuto na nasa 200 volts, yung ribbon na nanando doon na makikita nyo ay magmumove na yan. Kaya hindi nagmumove, mahina pa yung kanyang hangin. So, ayan. Itotodo natin, punti-unti at tumataas naman yung voltahe ng ating ayan, so ayan tas yun, nag-move na yung ribbon, ayan siya, oh. Diba? Tapos pag binaba natin itong ating module, tignan natin kung ilang volts umaandar pa rin itong fan. Kanina ay 100 something eh. Eh ngayon tingnan natin kung ilang volts siya. 188 176, maandar pa rin yung fan. Maandar pa rin yung fan ng 176. Yeah, 152. Naandar pa rin yung fan. 137 123 116. Alam niyan, yan, 89 din na umaandar yung motor, yung fan. So, tingnan natin nga. Todo natin, tingnan natin yung pag-umaandar yan, umaandar yung fan. Sa 145. Pabilis ng pabilis yung fan. So, pababa natin, lagyan natin sa 80 volts. 134. Siya. 105, umaandar pa rin siya ng 105 volts. Daan-daan nga lang. Hindi naman siya namamatay.
yun, huminto na. Hindi niya nakaya i-drive yung ganung voltage, 105. So, under siya ng 148. Yan, ganun ang trabaho na itong module na to. Itong ganitong module sa Shopee ay nagkakahalaga lang ata ito ng 200 plus. Itong ganitong module. Yan. So yun, ganun lang ang work na itong module. Kalimitan magagamit ito, makikita ito sa mga factory, sa mga conveyor, sa mga factory na may mga line. Kumbaga, moving yung production, gumagamit ng conveyor. Ito yung ginagamit nila. Adjust, pang-adjust ng speed ng mga motor sa conveyor. Ito yun. Ganito. Okay. Ayos na. Thank you.